Hello po! Welcome po muli sa Juga Talk Show News Vlog na lagi naghatid sa inyo ng mga sariwang balita na nagaganap sa ating bansa. Ang balitang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa nakatakdang pagtanggap ng Philippine Air Force ng dalawang command and control ng mga eroplano bilang bahagi ng modernization program ng militar. Pero bago tayo magpapatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Inilantad ni Defense Spokesperson Arsenio Andolong ang isang napakagandang balita na magkakaroon ang Philippine Air Force ng dalawang command and control ng mga eroplano. Ang unang eroplano ay ang C-295 na tatanggapin ng Philippine Air Force sa huling quarter ng taong ito, habang ang pangalawang eroplano ay ang G-280 na inaasahan na tatanggapin ng Philippine Air Force sa Agosto sa susunod na taon. Ayon pa kay Andolong, ang status ng procurement ng delivery ng dalawang eroplano ay nasa contract implementation phase na. Ang kontrata para sa C-295 ay nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos habang ang G-280 ay nagkakahalaga ng 37 million US dollars. Ang C-295 ay isang napakagandang tactical airlifter na kayang magkarga ng 71 mga personnel. Ang kanyang bilis ay aabot sa 260 knots at ang kanyang altitude ay aabot sa 25,000 feet at kaya itong magsagawa ng short takeoff and landing. Kaya rin itong magsagawa ng maritime patrol mission at mag-transport ng mga supplies at mga sundalo. Ang notice to proceed para bilhin ang C-295 ay napirmahan ni DND Secretary Delphine Lorenzana noong October 16, 2018. Ang G-280 ay mas mabilis pa kaysa C-295. Ito ay magsisilbing airborne command post ng mga senior leaders sa panahon ng mga krisis. Pwede rin itong gamitin ng AFP Chief of Staff, Secretary of National Defense, Major Service Commanders at ng Pangulo mismo. Ang G-280 ay may bilis na aabot sa 500 knots at range na 3,600 nautical miles. May kakayahan rin itong mag-landing sa maliliit na mga runways at magkarga ng 15 katao. Ang kontrata para sa pagbili ng G-280 ay napirmahan na noong Nobyembre 2018. Yan po ang balita natin ngayon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa balitang ito, bisitahin ang mga link na nasa description. Maraming salamat po!